Ang pagkakaroon ng dimples ay nakakadagdag karisma sa ating mukha. Nakaka-inlove at nakaka-inggit ang taong may dimple. Tama ba? Alam mo ba na may mga bansa gaya ng China, UAE at India na itinuturing na isang swerte at kagandahang physical ang pagkakaroon ng dimples? Ayon din sa kanilang paniniwala, ang taong may dimples ay lapitin ng swerte sa anumang klaseng negosyo. At ito raw ay nagpapakita ng kagandahang loob ng isang tao. Ang dimples ay tinatawag na dominant genetic traits. Ibig sabihin, ito ay namamana. Pero sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang mga dapat mong gawin kung gusto mo magkaroon ng dimples sa natural na pamamaraan. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito, mag-subscribe, and i-turn on ang notification bell na you won't miss out any of my new video. Paano magkakaroon ng dimples sa isang tao kung sinasabing namamana lang ito? Marami ng pag-aaral ang nagpatunay na hindi lamang inherited ang dimples. Dahil sa maraming factors na posibleng magkaroon ng dimples sa isang tao, gaya ng facial muscle deformity at ang tinatawag na zygomaticus, isang major muscles kung saan nagkakaroon ng two splits o dalawang magkahiwalay na bundles of tissues na kumukonekta sa ating bibig na nagiging sanhi upang mabuo ang dent o mas kilalang dimples. Sa buong mundo, tinatayang 20 to 30% katao ang may dimples, kaya naman rare o bihira lang ito kung tawagin. May mga natural exercises na makatutulong upang magkaroon ka ng dimples. Nakatutulong ang face massage upang mapanatili ang blood flow sa areas kung saan nais mong magkaroon ng dent o dimples. Napapanatili din ng face massage ang strength ng iyong facial muscles. Dahil gaya ng ilang body exercises, madali rin ma-develop ang muscles sa ating mukha. Kaya walang imposible na magkaroon ka ng dimples. Gawin lang ito sa loob ng 2 o hanggang 3 minuto bago gawin ang major exercises. Sa exercises na ito ay kailangan mong higupin ang iyong pisngi paloob para magkaroon ng muscle stretching sa iyong mukha. Nakatutulong ito upang mabanat ang muscles sa loob. Gawin ito sa 2 hanggang 3 minuto depende sa preferences mo. Gamit ang iyong 2 index finger, press into your cheeks side by side and hold it for about 3 minutes. Dahil nakatutulong ito upang makagawa ng small dent o maliit na hollow at yan ang magiging panimula upang makabuo ka ng dimples. Siguraduhin lang na nakagupit ang kuko at nakapaghugas ka ng kamay bago gawin ito upang makaiwas sa iyong mukha ang mga posibleng scratches and bacteria na nanggagaling sa iyong kamay. Ipasok mo ng bahagya ang iyong mga labi. Gamit ang iyong 2 index finger, i-press ng dahan-dahan ang parte ng iyong pisngi kung saan nais mong magkaroon ng dimples. Gawin lang ito ng paulit-ulit sa loob ng 3 minuto. Gamit ang iyong ball pen, pencils at any writing materials, simulan nitong itapat ng dahan-dahan sa iyong pisngi sa parte kung saan nais mong magkaroon ng dimples at sabayan ang bahagyang pag-smile nito upang magkaroon ng kaunting pressure sa gitna. Hayaan lang ito na nakapress in sa loob ng 5 minuto dahil sa ganitong exercises ay nakatutulong upang ma-develop ang muscles sa loob na humahantong upang makagawa ng dent o dimple. Maraming nagagawa ng makeup. Isa na dito ang paggawa ng manual dimple illusion. Gamit ang contour or brows pencil,
begin to draw your dimples, siguraduhin lang naka-shade ng skin tone mo ang product na gagamitin mo upang hindi mahalata na illusion lang ito. Pagkatapos, gamit ang iyong kamay o makeup brushes, i-blend mo ng maayos. Ang ganitong tricks ay nakatutulong upang bahagyang mapunan ang iyong self-confidence. Okay lang yun kahit panandalian lang. At least naranasan mo din ang magka-dimple. Hindi na bago ito sa lahat dahil kung hindi mo pa alam ang dimple piercing, ito yung tinutusok ng pierce, matulis na bakal ang parte ng iyong pisngi, lalo na sa parte kung saan gusto mo magkaroon ng dent o dimple. Gaya ng ibang piercing, ang dimple piercing ay kailangan mong magtiis sa sakit dahil aabot sa isang taon o katumbas ng 12 buwan bago tuloy ang maghilom ang sakit. Kasabay nito ang pikit na pagtitiis sa presyo dahil may kamahalan nito, o maabot sa 4,000 ang piercing rate dito sa Pilipinas. Ang dimpleplasty ay ibang-iba sa dimple piercing dahil ang dimpleplasty ay dumadaan sa isang operasyon. Ito ay nangangailangan ng surgeon o medical doctors upang masaad ang pinapangarap mong dimple. Ang ganitong operasyon ay garantisadong nakapagbibigay ng permanenteng dimple. Yun nga lang, gaya ng ibang klaseng pagpapaopera, ang dimpleplasty ay nangangailangan ng halos mahigit 40,000 bawat session bago maisagawa ang inaasam na pagkakaroon ng dimple. Walang ibang nilalang ang makakapagbabago ng iyong katauhan at walang sino man ang karapatan na pagkaitan ka ng kaligayahan. Hanggat wala kang inaapakang tao, ipagpatuloy mo lang ang iyong gusto. Hanggang dito na lang ang video ito. Sana may natutunan ka. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Na-try mo na ba ang lahat ng ito? Let me know in the comment section. And that's all for this video. Please give a like and subscribe sa Paano Nga Ba?